No, I can't take this, Dad. You promised me I will be the successor of your business. Hindi si Andre. Malakas na sigaw ni Tonyo sa kanyang ama. Kasalukuyan silang nasa loob ng opisina nito. Tanghaling tapat na, ngunit ganoon rin ang init ng ulo ni Tonyo nang malaman na balak ng ama na gawing tagapagmana ang kanyang kapatid sa halip na siya. Tumayo ang ama at hinarap siya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko magawang ibigay sa iyo ang kumpanya, Tonyo. Wala kang ibang pinairal kundi ang ugali mong yan. Wala ka namang alam sa business. Puro ka lang babae at travel. Sambit ng kanyang ama. Napatalikod na lamang siya habang nagtitimpi ang sarili. I can't believe this, Dad. I can't take it. Hindi maaaring hindi ako ang magmana sa lahat ng pinaghirapan ni Mommy. In the first place naman ay kay Mama ang lahat ng to bago siya namatay. Sumbat pa ni Tonyo sa ama tsaka padabog na lumabas ng opisina nito. Noon pa man ay ramdam na niya ang pagiging malapit ng ama sa bunso nilang kapatid. Nakukuha naman niya ang lahat ng gusto niya kaya ganoon na lamang ang gulat ng malaman niya sa kanyang kapatid ibibigay ang kumpanya sa oras ng retirement ng ama. Hindi naman kasi may pagkakaila na mas maasikaso si Andre sa kumpanya kesa sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya papayag dahil marunong din naman siyang gawin ang mga bagay na ginagawa nito. Sadyang mataas ang pride ni Tonyo at ayaw niyang magpatalo kahit sa kanyang kapatid. Napahilot naman sa kanyang noo ang ama dahil sa sobrang konsumisyon. Hindi na niya alam ang gagawin sa panganay na anak. Kuya! Tawag ni Andre sa kanya nang makasalubong niya si Tonyo. Get out of my way! Malakas na sigaw ni Tonyo at agad na tinaboy ang kapatid. Nag-aalala naman na tumingin sa kanya si Andre. Dahil sa nangyari ay mas lalong na frustrate si Tonyo. Nagtungo na lamang siya sa bar para magpalipas ng kanyang stress. Eh bro, ayaw mo nun? Hindi mo na kailangang problemahin ang kumpanya niyo kapag sa kapatid mo ibinigay ang lahat. Sulsol ni Joseph, ang kaibigan niya. Nasa isang VIP room kasi sila ngayon at nag-iinom na magkakaibigan. Ayoko. Hindi naman ako tamad, Joseph. Ayoko lang na minamaliit ako ng ganito. Papatunayan ko sa kanila na kaya ko rin. Hindi ko hahayaan na maging ganito lang ako. Pangako ni Tonyo sa sarili. Dahil dito ay ninais niyang lumayas sa kanilang pamilya. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para maging kakompetensya ang kapatid. Ngunit isang taon pa lamang ay nabigo na siya. Naghirap si Tonyo matapos niyang putulin ang koneksyon niya sa kanyang pamilya. Hindi na rin siya humingi ng tulong kahit nahirap-hirap na siya sa buhay. Napilitan siyang makitira sa kanyang pinsan sa Laguna dahil wala na rin siyang pambayad sa kanyang condo unit. Oo bro, huwag ka mag-alala. Sagot kita. Nakangiting sambit ni Zach sa kanya. Inalok kasi siya nito na mamasada dahil wala na siyang trabaho ngayon. Nais naman ni Tonyo na magsimula ulit kaya naman pinasok na niya ang trabahong ito para mamuhay gamit ang sariling pera. Sa kabilang banda naman ay malakas na hiyawan at pagpalakpak ang maririnig. Congrats anak! Malakas na sigaw ng kanyang ina. Congrats ate! Halos lahat sila ay naiiyak. Nakapasa kasi si Claudine sa teacher's licensure exam kaya naman sobra ang tuwa nilang pamilya. Proud na proud talaga ako sa iyo anak. Masaya si tatay para sa iyo. Umiiyak na bulong sa kanya ng ama habang nakayakap ito sa kanya. Napangiti naman si Claudine habang naiiyak na rin. Thank you rin po tay. May teacher ka ng anak tay. Lumuluha na sagot niya at niyakap rin ito ng mahigpit. Osha, dana ka pa sa ang atin nyo. Magpapansit at kaldireta tayo. Proud at malakas na sambit ng tatay. Talaga tay? Yehey! Tuwang-tuwa naman na sambit ni Awi, ang pangalawang kapatid ni Claudine. Yay! Ate! Sana palagi ka may exam tapos palagi ka pupasado para may palagi din po tayong masarap na pagkain. Sambit naman ni Tenten, ang bunsong kapatid nila. Natawa ang lahat dito, tsaka binuhat ni Claudine ang bunso. Gusto mo palaging ganito ang ulam natin? Tanong ni Claudine sa kapatid. Opo ate, minsan lang kasi makakain ng karne eh, tapos... Sige, sabi mo yan eh. Kapag nakapag-work na si ate, palagi talaga tayong mag-uulam ng masarap. Gusto mo ba yon? Tanong niya dito. Napatango ang kapatid kaya nanggigigil siyang pisilin ang pisngi nito. Napaka-cute naman din kasi. Agad na kumain ang buong mag-anak para i-celebrate ang pagkapasa ni Claudine.
Ilang buwan lang din ang nakalipas ay nakapaghanap na rin siya ng trabaho bilang isang guro sa public school. Babay ate, mag-ingat ka po doon na. Sambit ng kanyang kapatid. Oo naman, kayo din dito ah. Paalala ni Dito. Nakakuha kasi siya ng trabaho sa Maynila at medyo malayo ito sa kanila. Kaya naman, kinailangan niyang mangupahan sa isang apartment na malapit dito. Tapos na rin. Nakangiting sambit niya nang maayos niya ang sariling kwarto sa bago niyang tahanan. Ito ang unang beses na maninirahan siya ng mag-isa. Inayos na niya ang kanyang kwarto at maging ang lahat ng gamit niya dito. Pagkatapos nito, ay naghanda na rin siya para magtungo sa palengke at mamalengke. Para po! Sa palengke po! Anas niya sa tricycle driver na dumaan sa kanyang harapan. Oh, Miss Ganda, sa palengke? Tanong ulit nito sa kanya. Opo kuya. Sagot niya dito tsaka sumakay sa likuran ng driver. May nakasakay na kasi sa loob na mag-ina kaya wala na siyang choice. Magkano po? Libre na, basta ikaw. Sambit ng lalaki sa kanya. Awkward na labang siyang napatawa. Ano ba to si kuya? Masyadong palabiro. Sa isip-isip niya, nanahimik na lamang siya habang si kuyang driver ay panay ang ngiti sa hindi malamang dahilan. Maya-maya ay napahinto ito sa isang gasolinahan. Uy, Tonyo! Kanina ka pa nabiyahe ah. Mukhang swerte ata ang araw mo ngayon. Siyempre naman, swerte talaga ako kahit kailan. Nakangiting sagot ng lalaki dito tsaka bahagyang napatingin kay Claudine. Tipid na lamang siyang napangiti tsaka nag-iwas ng tingin. Ano ba naman to si kuya? Tingin pa ng tingin eh. Tusukin ko mata niya eh. Sa isip-isip ni Claudine habang nagpipigil ng sarili. Nang makapag-gas na ay bahagyang inurong ni Tonyo ang tricycle. Teka lang mama, uurong lang natin. Sambit ito sa kanya. Tipid lamang siyang napangiti at hinayaan ito. Ilang saglit lamang ay nakarating na rin siya sa palengke. Eto po kuya oh. Sambit niya dito tsaka inabot ang 50. Nako ma'am ganda, sabi ng libre ka eh. Wag na, libre na yon. Gusto mo hintayin pa kita dito eh, para di ka na rin mahirapan pag-uwi mo. Sambit ng lalaki sa kanya. Po? Pero... Eto naman, mukha na ba ako matanda sa lagay ko na to? Tonyo na lang. You can call me Tonton or Tony, ayos lang. Nakangising sambit ito. Napakunot noo si Claudine. Pakiramdam niya ay ginugood time siya nito. Sigurado ka ba? Tanong niya ulit. Oo nga, ayos lang. Basta sa akin kasasakay mamaya ah. Napataas ang kilay ni Claudine. Excuse me? Ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Claudine dito. Paano ba naman kasi ay nakangisi pa ito nang sabihin niyon? Dahilan para ibang kahulugan ang pumasok sa kanyang isipan. Ah, hindi yon ang ibig kong sabihin ma'am ganda. Ang kako, dito ka sa tricycle ko mamaya sasakay. Hindi sa akin. Pagkaklaro nito, napakurap naman si Claudine na animoy nalinawan. Sabihin mo kasi ng maayos? Sambit ni Claudine habang nahihiyang itinago ang pera sa bulsa. Ikaw mama, mukhang iba ang nasa isip niyo. Nako, baka pumayag ako niyan. Nakangising biro pa ng lalaki habang natatawa. Ewan ko sa'yo, bahala ka na dyan. Kung ayaw mo ng bayad, edi wag. Banas na sambit niya dito tsaka agad na napatalikod. Natawa naman ang lalaki habang nakatingin sa kanyang likuran papalayo. Halos ipanalangin naman ni Claudine na kainin siya ng lupa o maglaho na parang bula. Ano bang problema ni kuya? Kakabuisit? Epal? Sa isip-isip niya, sa halip na isipin pa mga sinabi nito ay ibinaling na lamang niya ang paningin sa mga binibili. Hanggang sa matapos na siya ay agad na rin siyang bumalik sa terminal para umuwi na. Ha? Nasaan niyo yung mga sasakyan dito? Takang tanong niya nang walang makita na tricycle sa terminal. Ay, miss, sakay ka? Tanong ng isang matanda na nakaupo sa may gilid. May kaunti itong paninda. Ay, opo manong, wala po bang tricycle dito? Takang tanong niya dito. Ah, meron yan miss. Medyo malakas kasi ang biyahe at sunod-sunod ang pasahero kanina kaya nawalan sa pila. Pero meron pa yung parating maya-maya. Sambit ito sa kanya. Napalingon-lingon na lamang si Claudine habang sinisilip kung may mga sasakyan na darating. Bahagyan niya itong inayos ang mukha dahil sa malakas na pagpalid ng hangin dito. Oh, ayan na pala iha!
sambit ng matanda kasabay ng pagdating ng isang trike. Oh, Miss Ganda! Kayo pala ulit! Nakangising sambit ulit ng lalaki sa kanya nang makita siya. Ikaw? Mukhang nakatadhana na. Ako lang ang sasakyan mo. Double meaning na sambit nito sa kanya tsaka napangisi. Pinamulahan naman ng pisngi si Claudine. Aaminin niya na may tsura ito at sa katunayan ay hindi ito mukhang trike driver. Makinas ang balat at tila ba'y may pag-iingat sa bawat paghawak nito. Gayunpaman ay hindi niya maalis sa sarili ang mainis lalo pa sa mga sinasabi nito sa kanya. Tara na Miss Ganda, sakay ka na sa akin. Sambit ito sa kanya tsaka bahagyang inilahad ang upuan sa likuran nito. Sa loob po ako kuya. Sige miss, pasok ka lang. Inalalayan pa siya nito na maipasok ang mga pinamili niya sa loob. Mukhang madami-dami itong pinamili niyo miss ah. Hindi ka nakasya sa loob. Sa likod na po kayo sumakay, tabi ka na lang sa akin. Sambit ito sa kanya. Wala na po bang space? Baka malaglag kapag walang nagbabantay. Nag-aalala na sambit niya dito. Hindi yan miss, akong bahala. Hindi yan mahuhulog sa iba, kahit di mo bantayan. Sambit pa nito sa kanya tsaka inayos ang mga dala niya. Tos kuya, kanina pa to, may mga laman ang mga salitang sinasabi eh. Parang ewan. Sa isip-isip niya, dahil sa pagkainis ay napairap na lamang siya dito, tsaka nauna nang naglakad papunta sa likurang bahagi ng trike. Doon siya sumakay sa likod ng driver. Ano Miss Ganda, uwi na tayo? Tanong nito sa kanya. Opo kuya. Simpleng sagot niya. Mababakas ang tuwa sa mukha ni Tonyo na animoy may ibang pagpapakahulugan sa sinabi nito. Habang si Claudine naman ay hindi maitago ang inis sa lalaki. Ma'am Ganda, ano palang pangalan niyo? Kanina ko pa kayo sakay pero di ko pa alam pangalan niyo. Sambit ng lalaki sa kanya habang patuloy ito sa pagmamaneho. Kailangan pa ba yan kuya sa pagsakay sa tricycle mo? Hindi naman. Pero syempre, alam mo na, sayang naman kung hindi natin makikilala ang isa't isa. Nakangiting sambit ito. Pagak siyang natawa. Style mo kuya, bulok. Sa isip-isip ni Claudine, hindi naman siya bata para hindi mapansin na nagpapahangin ito sa kanya at nagpapakita ng motibo. Hindi ako interesado sa'yo. Prangka na sagot niya dito. Natawa ng malakas ang lalaki kasabay ng paghinto nito ng sasakyan. Dahil may bahagyang traffic sa intersection. Grabe, wala pa man din akong ginagawa eh, na-reject na ako. Hindi ba ako gwapo para sa'yo, ma'am? Tanong nito sa kanya. Hindi na lamang niya ito sinagot dahil wala siyang gana na pakinggan pa ang boses nito. Miss Ganda, pwede ko ba malaman kung saan ka nakatira? Tanong ng lalaki muli makalipas ang ilang saglit. Pwede ba kuya? Wala nga akong interes sa'yo eh. Kung magpapapansin ka sa isang babae, wag sa akin. Sagot niya dito. Eh? Ang ibig kong sabihin, saan kita ibababa? Tanong nito sa kanya. Namula naman sa hiya si Claudine. Nagmukha tuloy akong assuming. Sa isip-isip ni Claudine. She cleared her throat first before she answered. Sa terminal mo na lang ako ihatid. Sagot na lamang niya dito. Napangiti naman si Tonyo nang makita ang reaksyon niya. Makalipas ang ilan pang mga araw ay ramdam na ni Claudine ang paulit-ulit na pag-aabang sa kanya ng lalaki. Nakakainis! Sambit ni Claudine pagdating niya sa kanilang faculty room. Araw ngayon ng Miyerkules at pangatlong araw na niya ngayon sa pagpasok dito sa paaralan. Oh, Ma'am Claudine, bakit ang aga-aga ay nakabusangot ka? Natatawa na tanong sa kanya ni Teacher May. Kakarating niya lang kasi habang si Teacher May ay abala na sa pag-aayos at pag-makeup bago pumasok sa loob ng kanilang klase. Wala naman Teacher May, pasensya na. Hindi lang maganda ang unang bumungad sa akin eh. Sambit niya dito. Napangiti naman si Teacher May sa kanya. Eh bakit naman? Kung ganyan ako kaganda sa'yo, abay gaganda din ang araw ko pagtingin pa lamang sa salamin. Sagot nito sa kanya. Napailing na lamang siya. Hindi man niya aminin ay malapit ang loob niya kay Teacher May dahil kapareho niya ito nakakagraduate lang. Mas nauna lang ito sa kanya ng ilang buwan sa pagtatrabaho dito. Hindi umimik si Claudine bagkos ay pinagpatuloy na lamang ang pag-aayos ng mga gamit para sa klase. Napangisi naman si Teacher May na animoy alam na ang dahilan kung bakit siya na bad trip. Hulaan ko, tungkol na naman ito sa tricycle driver ano? Tanong nito sa kanya.
Napahinto ng bahagya si Claudine dahilan para mapangiti ng malawak ang co-teacher niya. Sabi na eh! Malakas na sambit ito dahilan para mataranta si Claudine. Shh! Teacher May! Huwag ka maingay! Baka may makarinig sa atin eh! Yee! Pero aminin! Siya ang dahilan ano? Tanong ito sa kanya habang nakangisi. Napabuntong hininga naman si Claudine. Yes. Oo, siya nga. Yung tricycle driver na sinakyan din natin kahapon pa uwi. Sagot niya dito. Napatawa naman si Teacher May. Sabay kasi sila kahapon umuwi ni Claudine at nakita niya rin ang tricycle driver na iyon. Hindi naman magkamayaw si Claudine sa kakairap dito dahil panay ang pilyong biro nito sa kanya. Hindi tuloy maiwasa ang kiligin ni Teacher May sa dalawa dahil panay ang pag-aaway nito habang nasa biyahe. Eh kasi na... Huwag mong sabihin cute. Matatamaan ka sa akin, Teacher May. Wala akong balak na magkagusto sa isang tricycle driver, no? Putol agad ni Claudine sa kaibigan. Aba, wala pa naman akong sinasabi, ah. Defensive ka naman masyado. Natatawang ani yan ng kaibigan. Mabuti na lamang at walang ibang tao sa faculty. Kaya naman, nakakapag-usap sila nang sila lang ang nakakarinig. Hindi ako defensive, okay? Ayoko lang sa kanya. Tsaka, panay siya ng parinig sa akin. Alam kong gwapo siya, pero hindi ako madadala sa ganun, no? Sambit ito sa sarili. Napangisi naman si Teacher May. Diba? Ang gwapo din talaga ng lalaking yun, eh. Di nga bagay sa kanya maging tricycle driver, eh. Kaya nagtataka ako. Mas bagay sa kanya maging CEO o kaya entrepreneur. Or pwede ding asawa ko. Sambit ni Teacher May tsaka napahigik-gik. Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Mapaprincipal ka dyan eh. Sabihin bad influence ka. Paalala ni Claudine sa kaibigan. Natawa na lamang ito sa kanya. Charot lang naman. Ito kasi nakakatawa lang na nagpapa-apekto ka sa kanya eh akala ko ba hate mo siya? Nakataas ang kilay na tanong ng kaibigan. Oo nga. Nabubwisit ako sa kanya. Paano ba naman kasi ay halos araw-araw eh siya ang nasasakyan ko. Tapos kung minsan eh hindi man siya, kilala naman siya ng driver tapos tutuksuhin nila ako sa siraulo na yun. Sambit niya sa kaibigan. Baka may gusto talaga siya sa'yo, te. Grab mo na, gwapo naman eh. Sambit ng kaibigan bago bumalik sa mesa. Psh, magtigil ka. Wala pa akong balak pumasok sa relasyon. At kung magkakanobyo man ako, sigurado akong hindi siya, no? Sambit na lamang niya. Natawa na lamang si Teacher May sa kanya bago nila ipinagpatuloy ang pag-aayos ng gamit. Alas 6 na rin kasi ng umaga at may flag ceremony pa kaya nagtungo na sila sa kani-kanilang mga klase. Ma'am Claudine! Ma'am Claudine! Tawag ng isang bata sa kanya. Napangiti naman siya at saka lumebel dito ng upo para mas maayos niya itong makausap. Ano yun, Rico? Tanong niya dito. Ma'am Claudine, ang ganda-ganda niyo po. Pati po si na mama at papa na mamangha po. Pati po yung tito ko po. Genuine itong nakangiti sa kanya. Talaga ba? Baka naman binobola mo lang ako, Rico. Tanong niya sa bata. Hindi po, teacher. Nagsasabi po ako ng totoo. Sabi nga po nila eh, may asawa ka na daw po eh. Natawa siya dahil dito. Ito ang dahilan kung bakit ninanais niyang maging guro. Natutuwa kasi siya sa mga bata na katulad ni Rico. Straightforward at honest sa mga salita. Wala pang asawa si teacher. Ikaw talaga? O siya, bumalik ka na sa upuan mo at kumain ka na ng recess mo. Sambit niya dito. Nakangiti namang bumalik si Rico sa upuan habang dala ang kanyang soup. Matapos niyang magtinda ng tray, ay pinagpahinga niya muna ang mga bata bago muling nagturo. Mapagmahal at mabait na guro si Claudine sa mga estudyante niya. Excited pa nga ang mga ito sa tuwing nagtuturo siya dahil palaging may mga prizes siyang binibigay. O sige, mag-ingat kayo ah! Huwag kayo uuwi ng walang sundo! Sambit niya sa mga bata. Pasado alas 5 na at umuwi na rin siya nang madaanan niya ang ilang bata na marahil ay nasa grade 5 and 6 na nasa tapat pa rin ng gate. Yes po, Ma'am Claudine! Ma'am, ang ganda niyo raw po, sabi ni Hennessy! Tukso naman ang isang babae sa kamag-aral nitong lalaki. Hala ma'am, wala po akong sinasabi. Deny naman ito sa sinabi ng kaklase. Ah, so pangit ako. Sagot niya dito tsaka natawa. Hala ma'am, hindi po. Hala, lagot ka, Hennessy. Hala, patay ka, teacher yan no.
Asar na mga ito sa kaklase na ikinatawa ni Claudine. Pasensya na po, ma'am. Maganda ka po. Sila po kasi inaasar po ako na may gusto raw po ako sa inyo. Pag-amin ni Hennessy sa kanya. Natawa na lang tuloy siya. Kayo talaga mga bata kayo? O siya, ayan na ata ang sundo niyo po. Mag-ingat kayo pag uwi ha. Huwag na kayo gagala. Mamaya ay tumambay pa kayo sa kung saan eh. Sambit niya sa mga ito. Sakto kasi na dumating na ang service ng mga ito. Sige po ma'am, salamat po. Paalam din ng mga ito. Kumuway na lamang siya sa mga bata habang nakangiting pinagmasdan ang mga ito na paalis hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Hindi niya maiwasang matuwa sa mga ito. Kahit kasi hindi niya advisory class ay kilala rin siya lalo pa ng mga higher grades na malapit lamang sa classroom nila. Makalipas ang ilang saglit ay isang mahinang tinig ang narinig niya. Ang bait mo naman pala ma'am. Huwag ka magalala. Mag-iingat din ako para sa'yo. Rinig niyang tinig ni Tonyo na nasa likuran niya. Nakaupo pa rin ito sa kanyang tricycle habang nakasilip sa kanya. Hindi pa po ako uuwi kuya. Maghanap ka ng ibang pasahero mo dyan. Pag-iwas niya dito tsaka naglakad-lakad palayo. Ngunit makulit si Tonyo at sinundan pa siya nito. Naku ma'am, akala ko ba huwag na magagala at tatambay kung saan saan. Pakagabihin ka pa sa daan no. Mahirap na. Mag-aana sa ispa naman. Sambit nito sa kanya. Napairap na lamang siya. Pakialam niya ba ha? Sa isip-isip ni Claudine. Claudine! Malakas na sigaw ng kung sino. Dahilan para mapatingin sila doon. Teacher May, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Claudine sa co-teacher. Nakita niya agad ang takot at kaba sa mukha nito. Si Gina! Na-aksidente! Maluha-luha na sambit ito sa kanya. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Nabunggo siya habang tumatawid sa kalsada. Hindi ko pa alam ang buong nangyari. Nasa ospital sila ngayon. Balita nito sa kanya. Si Gina ang isa nilang co-teacher na buntis. 4 na buwan na itong buntis kaya naman ganoon na lamang ang takot nila para dito. Tara, pumunta na tayo sa ospital. Sambit ni Claudine at agad nang sumakay sa tricycle ni Tonyo. Hindi naman na nag-aksaya pa ng oras si Tonyo at mabilis niyang pinaandar ang sasakyan papunta sa ospital kung nasaan ang kapaguro ng babae. Pagdating nila doon ay hindi na nadala pa ni Claudine ang gamit at agad na lamang na lumabas kasabay si Teacher May. Naiwan naman si Tonyo sa labas habang nagbabantay sa gamit ng dalaga. Teacher May! Teacher Claudine! Bati sa kanila ni Kevin, ang asawa ni Gina. Kuya Kevin, anong nangyari sa kanila? Agad na tanong nila dito. Ganoon na lamang ang panlulumo nila dahil nakunan ang babae dahil sa nangyari. Kumpirmado na ng mga doktor na nalaglag ang anak ni Gina kasabay ng paghagis nito sa malayo matapos mabangga ng chalk. Hindi naman maiwasang manghina ni Claudine nang makalabas siya ng ospital. Naiwan na muna doon si Teacher May para tumulong sa pagbabantay. Claudine, tawag sa kanya ni Tonyo na agad na lumapit sa kanya. Hindi naman magawang makasagot ni Claudine kundi ang maputulala. Sumabay pa sa malakas na ihip ng hangin sa madilim ang malungkot na gabi. Agad na hinubad ni Tonyo ang suot na jacket at isinuot ito sa kanya. It's too cold here. Sambit ng lalaki. Binigyan niya ito ng tubig habang si Claudine ay nakaupo lamang sa likod ng tricycle. Are you okay? Tanong ni Tonyo. Hindi ako okay, okay? Sino magiging okay kapag nalaman mo ang kalagayan ng kaibigan mo? Nalulungkot ako para sa kanila. Hindi ko magawang humarap kay Gina. Alam kong matagal na niyang pangarap ang pamilya na nabuo nila. Pero sa isang iglap, nawala lang ng ganong kabilis ang unang baby nila. Namalayan na lamang niya ang sarili na umiiyak. Agad na pinunasan ni Claudine ang kanyang luha habang si Tonyo naman ay nakinig lang sa kanya. Hindi may pagkakaila na napakabait at mapagmahal ni Claudine sa mga kaibigan, lalo pa at si Gina ang isa sa mga naging malapit sa kanya noong nagsimula siya sa trabaho niya dito. Maya-maya ay inihatid na lamang siya ni Tonyo sa harap ng bahay nito. Are you sure na magiging okay ka na? Tanong ni Tonyo sa kanya. Napangit-ngit naman si Claudine. Hindi niya maintindihan bakit siya naiinis sa tingin na yon. Salamat, Tonyo. Pero never kong ginusto na tingnan ako ng ganyan. Huwag kang maaawa sa akin. Ayos lang ako.
Sagot niya dito at inis na naglakad palayo. Hindi naman alam ni Tonyo kung ano ang mararamdaman para sa babae ng oras na iyon. Gayunpaman ay isa lamang ang sigurado siya. Alam niyang nasasaktan ito para sa kaibigan. Hindi na lamang niya iyon pinansin. Makalipas ang ilang araw at linggo ay naging madalang na lamang ang pagkikita nila dahil nakiramay ang dalaga sa pamilya ni Gina para sa pagkawala ng unang anak nito. Naging maayos na rin ang kaibigan niya kaya kahit papaano ay naging maayos na rin si Claudine. Tonyo, si Ma'am Claudine. Pagpapaalam sa kanya ni Mang Rodolfo, isa sa mga tricycle driver. Agad siyang napatingin sa direksyon na tinuturo nito at nakita si Claudine. Nakasuot ito ng uniforme nito sa school at ramdam niya ang pagbagal ng mundo niya nang magtama ang kanilang paningin. Otomatikong umurba ang ngiti sa kanyang labi. O ayan na, kikilos na ang bata natin! Biro ng isang lalaki. Yan ang tropa, hindi torpe! Go pre, support kami sa iyo, Tonyo! Pagpapalakas pa ng loob ng isa habang si Tonyo ay naglalakad palapit sa dalaga. Ma'am, uuwi ka na ba? Atinda kita. Sambit niya dito. May hinihintay akong iba. Huwag ka nga. Mataray na sambit nito sa kanya. Ito naman si ma'am eh. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong niya dito habang nakangisi. Pagak na natawa ang babae. Miss mo mukha mo. Tigilan mo nga ako, Tonyo. Wala akong balak na makipaglokohan sa'yo, okay? Sambit nito sa kanya. Si ma'am naman eh. O sige, behave na ako. Sambit na lamang niya tsaka natahimik. Napailing na lamang si Claudine dahil dito. Ano bang problema ng lalaking to? Palibhasa masyadong mataas ang confidence ay akala mo naman ay lahat madadaan sa kagapuhan niya? Sa isip-isip ni Claudine, napatingin siya sa lalaki na nakaupo pa rin sa tricycle nito habang nakatingin sa kanya. Halatang hinihintay siya nito. Ang kulit! Sabi nang may hinihintay ako eh. Sa isip-isip niya, maya-maya ay isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ma'am Claudine, kanina ka pa ba? Pasensya ka na. Medyo natagalan ako eh. Sambit nito sa kanya. Nako, ayos lang. Hindi pa naman ako masyadong matagal na nandito eh. O paano ba yan? Tara na. Magtatawag lang ako ng tricycle. Sambit nito sa kanya tsaka pumara sa tricycle. Malapit lang kasi ang terminal sa harap ng paaralan. Kaya kitang-kita na nila ang pila ng mga tricycle sa gilid. Napatingin doon si Claudine at kitang-kita niya ang pagdilim ng paningin ni Tonyo sa kanya. Anong problema ng taong yun? Masyado naman siyang feeling close sa akin. Sa isip-isip niya, isang tricycle driver ang lumapit sa kanila. Ito kasi ang nauna sa pila kaya naman hindi na nakapag-react pa si Tonyo kundi tingnan ang dalaga na sumakay sa ibang tricycle. Napatingin pa si Claudine dito bago pumasok sa loob. Pero nakakamiss din palang mukha ng loko na yon, ano? Halos 2 linggo din kasi ako nawala dito dahil dumalaw din ako kinamama sa Laguna kaya di ko na siya nakita pa. Medyo nakakaawa din pala na makita ang ekspresyon niya na yon. Sa isip-isip niya at agad na napailing. Ano pa naman itong iniisip ko? Anong nakakamiss doon? Yung loko na yon? Nakakamiss? Sa isip-isip niya at agad na napasampal sa pisngi. Is there something wrong, Miss Claudine? Tanong ng kasama niya. Ah, no Sir Doms. Wala naman. Sambit niya dito. Are you sure? Gusto mo bang kumain muna tayo bago tayo pumunta dun sa pupuntahan natin? Tanong ni Sir Doms sa kanya. Nako, ayos lang Sir Doms. Hindi naman po ako gutom eh. Sagot niya. Sigurado ka? Ayokong nagugutom ka, Claudine. Or baka may iba kang gustong kainin. Sambit ito sa kanya. Nagpantig naman ang tenga ni Manong Driver nang marinig ito. Nako, mauunahan ka pa ata ng teacher na ito, Tonyo. Mukbang ata ang mangyayari sa dalawang to. Sa isip-isip ni Manong Driver. Hindi po talaga, Sir Doms. Tsaka baka mahuli tayo nang dating kapag may iba pa tayong dinaanan. Ayos naman po ako. Sagot ito. Napatingin na lamang si Claudine sa harapan at hindi na inimik pa si Doms na nasa tabi niya. Kahit na halos magkasing edad lamang sila ng lalaki, ay malaki ang respeto niya dito. Dahil isa ito sa mga senior teachers nila. Ito rin ang naging kasama nila noon nung internship niya sa eskwelahan na ito. May a-attendan kasi sila ng meeting sa division office para sa nalalapit na DSPC, kung saan ay isa sila sa mga staff na kailangan doon.
Sa kabilang banda naman ay wala nang mapaglagyan pa ang pagkabugnot ni Tonyo. Oo nga, mukha nga silang close nung lalaki eh. Baka nga nobyo niya yun eh. Kwento ng isang tricycle driver na nagpasakay kanina kina Claudine at Sir Doms. Talaga? Eh baka naman co-teacher lang sila kuya. Sambit naman ng isa. Hindi nga ako nagsisinungaling. Tapos nag-uusap pa sila na nagugutom daw. At baka may iba daw na gustong kainin si Ma'am Claudine maliban sa pagkain. Di ko lang alam, baka nasa so... Hindi na nito natapos pa ang sasabihin ng malakas na napadabog si Tonyo. Mauna na ako. Nakapag-boundary naman ako eh. Sambit niya na lamang sa mga ito. Ala, lagot ka. Ikaw kasi alam mo naman na baliw yun kay Ma'am Claudine eh. Tapos bigla mong sasabihin yun. Sambit ang isa sa isang lalaking driver. Ah? Eh, kayo lang naman ang nagtatanong sa akin eh. Tapos kwento ko lang. Kayo rin ang may kasalanan. Sagot naman ito. Sa kabilang banda naman ay hindi alam ni Tonyo kung ano ang mararamdaman. Aaminin niya na siya ang tipo ng lalaki na maaaring na hindi pangarapin ng isang guro na si Claudine. Maganda at hindi may pagkakaila na may mataas itong pangarap. Hindi niya ito masisisi kung hindi siya nito makita sa paraan na gusto niya. Gayunpaman ay umaasa siya na kahit papaano ay mapansin siya nito. Why did you even fall in love with her? It's my first time. Shucks! Mahinang anas niya habang umiinom ng beer kasama ang pinsan at ilang kaibigan. Ay nako, baka naman kasi nagtsatsaga ka pa eh mayaman ka naman Tonyo. Kung hindi ka lang sana ma-pride, edi sana bumalik ka na sa inyo. Kahit hindi ikaw ang tagapagbanan ng kumpanya, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na mayaman eh. Sagot ng isa niyang pinsan. Oo nga Tonyo, paniguradong mapapansin ka rin noon ni Ma'am Claudine kapag hindi ka tricycle driver. Sagot ito sa kanya. Baliw! E di parang sinabi mo na rin na gold digger si Ma'am Claudine. Utas naman ng isa. Masama itong tinignan ni Tonyo. Ha? Eh, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Sabihin natin na hindi lang bagay sa'yo yung trabaho mo. Imagine, trike driver pero nag-i-English. Pagtatanggol nito. Eh ano naman ngayon, Paul? Porket ba driver, di na marunong mag-English? Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Paul dahil kanina pa siya nagigisa ng mga kasama. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Never mind. Sambit na lamang niya dito. I don't know what to do anymore. And I won't go back to that family anymore. Masaya na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Kahit mahirap maging isang trike driver, na-enjoy kong trabaho to. Isa pa, palagi kong nakikita si Claudine dahil sa trabaho kong to. Handa akong mamuhay ng simple at masaya basta kasama siya. Sagot niya sa mga ito na ikinatahimik ng mga pinsan niya. In love na nga ata ang pinsan natin. Oo nga. Ibang-iba kung ikukumpara sa Tonyo noon na kaliwat kanan ng mga babae. Maganda ba talaga yung Claudine na yan? Nakangiting tanong ni Paul. Nabatukan tuloy siya ng mga kasama. Baliw! Huwag mo na balakin! Binabakuran na nga ni Tonyo eh. Kayo naman, nagtatanong lang eh. Nakangusong sagot ni Paul. Naku Paul, alam na namin ang likaw ng bituka mo. Kaya alam na namin yung naiisip mo. Sambit ang isa, sabay lagok ng alak. Kinabukasan ay maagang nagising si Claudine. Sabado kasi ngayon kaya naman walang pasok sa eskwelahan. Maaga siyang naglinis ng kanyang silid dahil matagal na rin noong huli niyang pag-aayos. Matapos noon ay namili na rin siya. Inabot pa siya ng gabi sa pamimili dahil sa dami ng binili niya. Tulungan na kita. Sambit ni Tonyo nang maihatid siya nito gamit ang tricycle. Ako na. Anong akala mo sa akin mahina? Mataray na sambit ni Claudine at agad na binuhat ang isang box na puno ng kanyang pinamili. May isang sako pa ito ng bigas para sa kanyang pang isang buwan na budget. Aray! Agad niyang sambit nang hindi inaasahan na mabigat pala ang mga ito. Natawa tuloy si Tonyo. Sabi ko naman sa'yo eh. Ako na nga Miss Ganda. Baka masaktan pang kamay mo. Sambit nito. Ayaw man ni Claudine na malaman nito kung saan siya nakatira ay wala na siyang choice. Hindi niya pala talaga kaya buhatin ang mga ito. Idagdag pa ang bigas na binili niya. Bakit kasi sa dami ng tricycle dito sa amin, ay siya talaga yung nandun kanina? Hindi naman sana ako sa kanya sasakay kung may iba akong choice eh. Kaso aabutin ako ng hating gabi kakahintay. Kaya wala na akong choice kundi sa kanya na lang sumakay. Sambit niya sa isipan. Saan ang bahay mo? Tanong nito sa kanya
habang pasan-pasan ang sako ng bigas. Dito. Sambit niya tsaka binuksan ang gate. Agad silang umikot sa likod dahil doon ang daan niya papunta sa kanilang silid. Agad namang napangiti si Tonyo nang makita ang lugar. Pumasok ka. Kahit doon mo na lang sa lapag ilagay. Sambit niya sa lalaki tsaka pumasok na. Hinayaan niya itong ipasok ang ilan pang gamit habang siya ay ibinaba na rin muna ang dala niyang bag. Here, uminom ka muna ng tubig. Nakakahiya naman sa'yo. Sambit niya dito. Ang ganda pala ng bahay mo eh. Ikaw lang mag-isa dito? Seryosong tanong ng lalaki. Napatikim muna si Claudine. Oo, wala naman akong kapamilya dito sa Maynila kaya ako lang mag-isa. Tapos yung family ko ay nasa Laguna. Sagot niya dito habang unti-unting inilalabas ang mga pinamili sa box. Napangiti si Tonyo tsaka naglakad-lakad upang tingnan ang mga disenyo at dekorasyon. Maya-maya ay nagtungo na rin sa kusina kung saan naroon ang dalaga at may inaayos ng mga pinamili. Hey, ingat ka! Malambing ang boses ng lalaki nang masalo siya nito sa muntikan na niyang pagbagsak sa sahig. Sorry. Sambit nito na agad na umayos ng tayo. Nakakahiya ka, Claudine! Umayos ka nga! Sa isip-isip ni Claudine, hindi naman kasi niya inaasahan na nasa likod na niya pala ang lalaki. If okay ka na, pwede ka na umalis. Sorry sa abala. Sambit ni Claudine, hindi pa rin siya makatingin sa lalaki. Mahahalata sa mga kilos niya ang pagkaaligaga at kaba. Wait, bigyan na lang kita ng sobra. Sambit ni Claudine at takma sanang babalik sa kwarto para kunin ang wallet nang bigla siyang hilain sa kamay ng binata. Namalaya na lamang niya ang sarili na nasa bisig nito. Claudine, I know as of now, I'm not worthy for what I'm demanding. Wala nga rin akong karapatan para mag-demand sa'yo. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita, Claudine. Hindi ko alam kung kailan pero nararamdaman ko na lang bigla yun. At alam kong ramdam mo rin yun. Sambit ng lalaki. Ano bang sinasabi niya? Mahal? Nagugulahan na tanong ni Claudine sa sarili nang hawakan ni Tonyo ang magkabila niyang braso at iniharap sa lalaki. Claudine, please, just give me a chance to prove to you na kaya ko. Na deserve ko rin ang pagmamahal mo. Just let me love you because you're the only girl I felt so crazy about. Sambit ng lalaki sa kanya. Paano? Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bigla na lamang siyang halikan nito sa noo. Naestatwa naman siya nang sunod nitong hinalikan ang magkabila niyang pisngi at ang tungki ng ilong niya. Pagkatapos nito ay saglit silang nagkatitigan. Tila ba'y may sariling mga isip ang kanilang mga mata at nangungusap ang mga ito. Kasabay nito ang unti-unting paglapit ng labi ni Tonyo sa kanya. Napapikit na lang din si Claudine dahil sa banayad at malambing na haplos ng lalaki sa kanyang pisngi. Kasabay ng malaromansang halik nito na tila ba'y ginagabayan ang bawat hagod nito sa kanya. Aaminin ni Claudine na may nararamdaman din siya sa lalaki, ngunit hindi pa siya sigurado noon. Ngunit dahil sa simpleng halik nito, ay tila ba'y may mahika itong dala at bigla na lamang siyang nag-init at nag-unahan ang tibok ng kanyang puso. Namalaya na lamang niya ang sarili na ikinawit ang dalawang braso sa leeg nito habang mas idiniin pa ang halik nila. Pwisit! Malakas na sigaw ni Claudine habang nakasobsob ang mukha sa unan. Ano pang ginagawa mo? Sisiraan ka na ba ng ulo? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa sarili. Halos magpalamo na siya sa lupa sa sobrang kahihiyan. Why did I even kiss him back? Mabuti na lang at nakapagpigil si Tonyo at inihinto niya ang halikan bago pa man kung saan mapunta. Sa isip-isip niya, namula ang kanyang pisngi nang ma-imagine kung sakaling may nangyayari nga sa kanilang dalawa kagabi. Shucks! Anong mabuti nga! At talagang si Tonyo ang nagpigil, ano? Eh kung hindi pala siya nagpigil, eh di naisuko mo na ang bataan. Hindi makapaniwalang sambit niya sa isipan, tsaka nandilim ang paningin. At yung paraan ng pagnisi niya kagabi? Para bang tuwang-tuwa pa siya na ako yung naghabol sa halik niya nung inihinto niya yon. Pwisit talaga! Nakakainis! Yung ngisi na yon parang pinaparating na maghintay ako at huwag makate. Sa isip-isip niya,
Buong araw siyang hindi lumabas ng kanyang bahay sa pag-aalala na baka magkita at magkatagpo ang landas nila ng lalaki. Maging ang pagsilip sa kanyang gate ay hindi niya ginawa dahil sa takot na nag-aabang din ito sa kanya. Kinabukasan ay Lunes na, kaya naman wala na siyang choice kundi ang lumabas. Shucks! Para naman ako nitong kriminal na may tinataguan. Makakainis talaga. Sana naman ay wala dito ang loko na yun. Please, Lord! Sa isip-isip niya, tsaka agad na tumingin sa magkabilang direksyon. Napatingin siya sa terminal at hindi niya makita ang lalaki, kaya agad siyang nagtungo doon. Napasilip pa siya sa kanang direksyon upang tignan kung naroon ito. Ganun na lamang ang pagsiksik niya sa gilid nang makita ang mga driver na palapit sa direksyon niya. Shucks! Baka kasama siya ng mga yun! Sa isip-isip niya, hindi pa kasi nakikita kung sino-sino ang mga yon. Natahimik siya habang naglalakad nang bigla niyang marinig ang maliit ngunit matinis na boses ng kung sino. Ma'am Claudine! Malakas na tinig ng mga ito. Sabay-sabay pa nga ang mga ito na napatakbo sa kanya. Shh! Pinilit niya pang patahimikin ang mga ito ngunit sadyang malakas at matinis ang mga boses ng mga ito. Ma'am! Ma'am Claudine! Good morning, Ma'am Claudine! Good morning, Ma'am Claudine! Rinig niya ring sambit ng isang tinig sa kanyang likuran. Ganun na lamang ang pagbuntong hininga niya nang marinig ang boses nito. Patay! Sabi ko na eh! Sa isip-isip niya, tsaka dahan-dahan na napatingin dito. Bumungad agad sa kanya ang nakangising mukha nito na animoy tuwang-tuwa na makita siya. Bahagya pa itong nakasandal sa tricycle nito na animoy isang astig na modelo. Papasok na ba kayo sa school? Ihahatid ko na kayo. Tanong ito sa kanila. Yay! Sasabay kami kay Teacher Claudine sa pagpasok! Yay! Kasabay ko si Ma'am! Tuwang-tuwa ang mga bata dahil kasabay nila sa pagpasok ang kanilang guro. Napatingin naman si Tonyo sa kasamahang driver. Kuya Justin, kunin ko muna ito sa iyo ah. Bigay ko na lang isang biyahe ko sa iyo mamaya. Sambit ni Tonyo dito. Napangiti naman ang ilang driver na nakarinig. Ayos lang may Tony Boy! Good luck! Galingan mong magbaneo ah! Biro pa nito sa kanya na ikinatawa ng mga kasamahan nila. Napaiwas tuloy ng tingin si Claudine. Hindi naman niya may pagkakaila na alam niya ang ibig sabihin nito. Oo naman, magpapakasal pa kami eh. Sagot naman ni Tonyo sa mga ito, tsaka natatawang sumakay sa trike. Nagtawanan ang mga ito dahil sa sagot ni Tonyo. Napaiwas naman ng tingin si Claudine dahil sa hiya. Ngunit sa kabila ng kahihiyan na nararamdaman ay hindi niya mapigilan ang sarili na kabahan at bumilis ang tibok ng puso niya. Napangiti naman si Tonyo habang pinagmamasdan ng dalaga at mga bata na sumakay sa tricycle. Eto po bayad kuya! Sambit ng bata tsaka inabot ang bayad kay Tonyo. Wag na bata, ayos na ako. Ayos na ako at naihatid lang kayo ng maayos at ligtas dito ni Teacher Claudinho. Po, talaga po? Wala na pong bayad? Tanong ng bata sa kanya. Napangiti naman si Tonyo tsaka bahagyang ginalo ang buhok ng bata. Wala na boy. Basta, huwag kayong magpapasaway kay Ma'am Claudine ninyo, ah. Baka mapagod at ma-stress si teacher. Bad yon, okay? Sambit niya sa mga ito. Ay, opo, kuya. Ay, opo, kuya. Promise po. Hindi po kami pasaway kay Ma'am at saka ang bait-bait po ni teacher, eh. Sambit ng bata. Talaga ba? Mabuti kung ganun. Huwag niyong i-stressin si teacher, ah. Ang ganda-ganda pa naman ni Ma'am, hindi ba? Nakangiti at pilyong sambit ito sa bata tsaka sila sabay na napatawa. Jordan, tara at malilate na kayo sa klase nyo. Tawag ni Claudine sa bata tsaka hinawakan ang kamay nito. Babay po kuya! Paalam nito kay Tonyo. Sige na, mag-aral mabuti ah. Makikinig kay Ma'am Ganda. Pasigaw pang habol ni Tonyo. Sinamaan siya ng tingin ni Claudine ngunit tinawanan lang siya nito. Kahit kailan talaga? Sa isip-isip ni Claudine habang naglalakad papasok. Teacher, teacher! Kaano-ano niyo po si Kuya Driver? Kanina pa po kasi siya tumitingin sa inyo nung nagbabiyahe pa po eh. Sambit ni Jordan sa kanya. Pilit siyang napangiti. Ah, wala, kakalala ko lang. O siya, pumasok ka na at may flag ceremony pa mamaya. Sambit niya dito. Napangiti naman ang bata tsaka bahagyang lumapit sa kanya. Nga pala, teacher! Sabi niya sa akin kanina,
Super ganda niyo raw po. Lodi po kita, teacher. Crush ka po ni Kuya Pogi eh. Nakangiting sambit nito, tsaka napahagik-gik bago tumakbo palayo. Hindi agad nakasagot si Claudine, bagkos ay tila ba'y natulala habang namumula ang pisngi. Napatalikod na lang tuloy siya, tsaka lutang na naglakad pabalik. Good morning, Teacher Claudine! Sabay-sabay na pagbati sa kanya ng mga bata, pagpasok niya ng klase niya. Good morning mga bata! Pagbati niya din dito, mga grade 3 na ang tinuturuan niya at talaga namang ganado siyang magturo sa mga ito, kahit na medyo pasaway ang mga bata. O siya, tahimik na at magsagot na sa papel. Sambit niya sa mga ito nang matapos na siyang mag-discuss ng kanilang aralin. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang mga ito. Kahit kailan talaga ay hindi siya magsasawa na pagmasdan ang mga bata. Ilang saglit lamang ay isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kaya kung maging mag-asawa kami ni Tonyo? E di may mga bata ako na palaging aalagaan katulad ng mga ito. Sa isip-isip niya, agad siyang napailing. Ah, ano pang klaseng pag-iisip yan, Claudine? Umayos ka nga! Sambit niya sa isipan, tsaka napailing. Ipinapatuloy na lamang niya ang pagbabantay sa mga ito, hanggang sa dumating na ulit ang uwian. Ayun, mukhang wala pa siya. Tamang-tama. Sambit niya sa isipan, tsaka naglakad na pauna. Nako, Ma'am Claudine! Wala pa po si Tonyo. Hihintayin niyo po ba siya maghatid sa inyo? Tanong ng isang driver sa kanya. Po? Hindi po. Maglalakad po ako ngayon dahil may dadaanan din ako. Sagot niya dito. Bakit naman ako magpapasundo doon, no? Dagdag niya pa sa isipan. Nako, ma'am, delikado sa daan. Gabi pa naman. Ngumiti lang siya dito, tsaka nagpaalam na. Habang naglalakad si Claudine, ay ramdam niya ang ilang mata na para bang may nakatingin sa kanya at sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Nakakainis! Guni-guni ko lang ba to? Sa isip-isip niya, tsaka napalingon sa kanyang likuran. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mas malala pa sa nakakatakot na multo. Gabi na kasi at medyo madilim ang lugar na dinadaanan niya. Pauwi na siya sa kanyang bahay at hindi na ito nalalayo sa gate niya nang bigla niyang makita ang tatlong lalaki na nakangisi habang naglalakad palapit sa kanya. Anong kailangan niyo? Kinakabahan na tanong niya sa mga ito. Habang nanginginig ang boses sa kaba, napahigpit na rin ang hawak niya sa bag dahil sa sobrang takot. Ma'am, pansin namin na napapalapit ka doon sa tricycle driver sa tapat eh. Iyayabangan kami keso ang ganda daw ng mapapangasawa niya sa future. Sambit ng isa. Oo nga ma'am, iyayabangan pa kami. Tss, akala namin ay sobrang ganda. Pero ngayong nakita ka namin sa personal, sakto lang pala. Dagdag pa ng pangalawang lalaki. Pero mukhang masarap mga pre. Baka ito talagang tinutukoy niyang maganda. Gumaganda pag nasa kama. Naghahalakhakan pa ang mga ito na animoy tuwang-tuwa habang si Claudine naman ay panay ang hakbang palayo sa mga ito. Ngunit huli na ang lahat dahil nahawakan na siya ng isa sa kamay. Ma'am naman, yan ang ayaw namin eh. Behave ka lang. Sambit ng isa. Kaya nga ma'am, gusto mo bang ilista ka namin sa noisy? Biro pa ng kasama, tsaka sabay na napahalakhak. Alinghing dapat ma'am, hindi ka iiyak. Dagdag pa ng isa dahil naiiyak na rin si Claudine. Please, bitawan niyo na ako, ano ba? Tulong, tulungan niyo ako please. Sabi nang tumahimik ka eh. Malakas na sumuntok ang lalaki sa kanya, ngunit bago pa man makaabot iyon sa kanyang sikmura, ay isang lalaking nakasuot ng itim ang dumating. Napatingala na lamang si Claudine na makitang karga na siya nito ng pang-bridal style. Seryoso ang tingin ng lalaki sa mga ito. Nakamask at nakaitim na sombrero ang lalaki. Back off! Baritonong boses nito. Ramdam niya ang pagkatakot nang marinig ang boses nito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga oras na iyon. She felt safe, yet intimidated and scared of him. Aba, sino ka ba Brad? Nauna kami sa'yo, no? Maghanap ka ng ibang chika babes mo. Back off! Sambit ng isang lalaki. I'm sorry, she's my woman. Matigas na sambit ng lalaki. Napalunok naman si Claudine habang tinitignan nito. Hindi niya alam kung bakit tila pamilyar sa kanyang pakiramdam ang presensya nito.
Gayunpaman ay hindi niya alam kung bakit. Napatili na lamang si Claudine habang nagpapagulong-gulong sa kanyang kama. Sino kaya yun? Nakakainis! Bakit kasi bigla na lang siyang umalis pagkatapos niya akong ihatid sa harap ng gate ko? Mukha siyang nakasuot ng business attire pero wala siyang coat. Wala namang masyadong mayaman dito sa lugar na to eh. Hindi kaya naliligaw siya? Tanong niya sa sarili habang nakatulala sa sahig. Panay ang alala niya sa mga ganap kanina. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman kaya naman halos napugat siya kakaisip sa lalaking iyon. Good morning, ma'am. Masigla at nakangiting bati sa kanya ni Tonyo paglabas pa lamang niya papunta sa terminal. Agad na siyang napairap. Ang aga-aga, sira na agad ang umaga ko. Sambit niya dito, tsaka tamad na naglakad papunta sa tricycle nito. Wala naman siyang ibang choice dahil baka malate pa siya kapag hindi pa siya sumakay sa tricycle nito. Dito ka na, ma'am, sa likod ko. Masafe ka dito sa akin. Nakangising sambit ng lalaki. Napairap na lamang siya. Wala naman siyang choice dahil may mga bata na nakasakay sa loob. Ang aga-aga rin, ma'am eh. Nakabusangot kayo. Dagdag pa ni Tonyo. Ikaw ba naman salubungin ng masamang espiritu eh? Sagot niya na lang tsaka sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri. Sumakay ito sa likuran niya kaya napangiti na lamang ang lalaki. Grabe naman kayo, ma'am. Ang ganda-ganda niyo eh. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, ma'am? Tanong nito sa kanya habang nagmamaneho. Otomatikong napangiti si Claudine. Aba, syempre naman. May gwapo kasi ako nakita kagabi. Sambit ni Claudine tsaka nagflip ng hair. Napakunot noo si Tonyo. Gwapo? Oo, may lalaking nakasuot ng itim ang tumulong sa akin kagabi. Sayang at hindi ko nalaman ang pangalan niya. Kung may magugustuhan man ako, malamang ay siya na yun. Iba kasi sa pakiramdam ng buhat-buhat niya ako na parang isang bride. Ewan, mas nakakatuwa lang na iniligtas niya ako kahit na hindi niya ako kilala. Nakangiti at tila ba'y kinikilig na pagkukwento ni Claudine sa lalaki. Bahagya pang nagtaka at napapatingin si Tonyo dito bago ibinalik ang paningin sa daan. Talaga ba, ma'am? Kinilig ka naman. Tanong nito sa kanya. Siyempre naman oh. Mas gwapo yon kesa sa'yo kaya wala kang laban sa kanya. Sambit ito sa kanya habang nakangiti. Ang kaninang blanco na mukha ng lalaki ay unti-unting napalitan ng ngiti. Tila ba'y musika sa kanyang isipan ang mga narinig. How cute. Sa isip-isip ni Tonyo. What do you mean, Dad? He's sick? Hindi makapaniwala na tanong ni Tonyo sa ama. Nasa ospital ngayon sila at agad siyang napapunta dito dahil sa tawag ng kanyang ama. Nakayoko ang ama habang nakaupo sa upuan. Oo, Tonyo. He has terminal illness. We're waiting for the diagnosis kung hanggang kailan na lang ang buhay niya. Sambit ng kanyang ama. Hindi niya alam ang mararamdaman ng mga oras na iyon. Hindi niya inaasahan na sa ilang buwan na wala siyang koneksyon sa mga ito ay ito na ang nangyayari sa kapatid. Napatingin siya dito mula sa labas ng pinto. Puno ng dextrose at kung ano-anong hose ang nakakabit sa katawan nito. Since when, Dad? Imposible naman na hindi niyo alam na may sakit si Andre ever since. May diin ang boses sa saad nito. I don't know, anak. I have no idea. Pero ayon sa mga doktor, Andre knows. Wala lang siyang pinagsabihan. He didn't even want to be the heir, anak. He's just doing his best para makatulong sa kumpanya natin bago siya mawala. His fiancé told me everything. He wants to help you and the company. Sambit nito sa kanya. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Tonyo dahil sa narinig. Dahil sa narinig sa ama ay para bang nakonsensya siya. He's seeing Andre not just a sibling but also a rival. He can't say anything dahil nakokonsensya siya. Hindi man lang niya nakamusta ito bilang isang kuya. Hanggang sa makauwi siya ay hindi pa rin mawala ang inis at galit sa kanyang puso. Habang naglalakad ay hindi niya inaasahan na makikita ang isang babae na pinapalibutan ng ilang lalaki. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw nito. Agad niya na narinig ang boses ni Claudine, kaya hindi siya nagdalawang isip na lapitan ito. Ang inis at galit niya sa sarili ay nadagdagan pa nang marinig ang mga ito na binabastos ang dalaga. Back off! Pagbabanta niya sa mga ito. Nag-uumapaw na sa kanyang puso ang inis at galit gayunpaman ay pinipilit niyang maging mahinahon sa pag-aalala na matakot ang dalaga sa kanya.
Salamat sa pagtulong sa akin. Wala nga naman. Mag-iingat ka sa susunod. Simpleng sagot niya na lamang tsaka tumalikod. Nakita niya pa itong nag-aalangan na sundan siya, ngunit mas binilisan na lamang niya ang paglalakad palayo. Hindi na niya nais pang makita siya ng babae dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang makontrol ang emosyon niya ng mga oras na iyon. Sige ma'am, ingat po kayo. Huwag masyadong magpapakastress ha. Pagpapaalala pa ni Tonyo sa guro nang makababa na ito. Bahagya namang natigilan si Claudine. Hindi niya alam kung anong meron sa boses nito ngunit pakiramdam niya ay kapareho ito ng boses ng lalaki kagabi na masyadong malambing. Namula ang pisngi niya kaya agad na lamang siyang napaiwas ng tingin. Ewan ko sa'yo. Sambit ng dalaga sa kanya na ikinatawa ni Tonyo. Makalipas ang ilang saglit ay tuluyan na ring nawala ang dalaga sa kanyang paningin at agad na nahulog si Tonyo sa malalim na pag-iisip. I don't want to but I'll be back, Claudine. I promise. Sa isip-isip niya, ngayon niya sana balak magpaalam sa dalaga ngunit wala siyang lakas ng loob. Kailangan kasi niyang umuwi sa kanila para tumulong sa kanyang kapatid at ama. Kailangan niya ring tulungan ang kumpanya dahil sa sunod-sunod na problema. Sigurado ka ba dyan, Tonyo? E paano na ang tricycle mo? Sino na ang magmamaneho niyan? Usisa ni Mang Rodolfo, isa sa mga trike driver. Ah, opo eh. Kailangan ko kasi bumalik dun sa amin. Pero itong sasakyan ko ay yung pinsan ko muna ang gagamit, si Damian. Sagot ito sa mga kasamahan. Napangiti na lamang ang mga ito, tsaka bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Nang makapagpaalam siya sa mga kasamahang driver, ay agad na rin siyang bumalik sa inuupahang bahay tsaka nagtungo agad sa kanilang mansyon sa Batangas. Makalipas ang ilang araw. Ilang araw nang di nabiyahe ang loko na yun ah. Saan kaya yun? Tanong ni Claudine sa sarili habang napapalingon-lingon sa paligid. Ma'am, sakay ka? Tawag sa kanya ng isang trike driver. Ah, hindi pa po kuya. May hinihintay lang po ako. Sagot niya dito. Sige ma'am. Sambit na lamang ng driver tsaka umusad na sa pagmamaneho. Tila ba'y may hinihintay naman si Claudine habang nakatingin sa paligid niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman habang nakatingin sa magkabila niyang direksyon. Good morning, ma'am ganda. Biglang sumulpot sa kanyang isipan ang mukha ni Tonyo. Agad siyang napailing. Ah, bakit ko naiisip ang lokong yun? Tanong niya sa sarili habang naiinis sa sarili. Makalipas pa ang ilang linggo ay tuluyan na nga siyang nagtaka dahil wala na talaga miski ang anino ng lalaki. Nasaan na ba ang lalaking yun? Bakit hindi ko na siya nakikita? Takang tanong niya sa sarili. Para po. Tawag niya sa tricycle. Hello ma'am, kayo pala. Napangiti na lamang si Claudine tsaka sumakay. Ako ma'am, mukhang may hinahanap po kayo kanina sa terminal ah. Nakangiting tanong nito sa kanya. Napamaang naman si Claudine. Po? Si Tonyo ba ang hinahanap niyo? Bahagyang natigilan si Claudine. Hindi naman po sa hinahanap. Nako iha, huwag ka na umasa. Umalis na rin siya sa toda namin eh. Ewan ko ba, nagpaalam na lang siya bigla na aalis daw siya. Sagot ito sa kanya. Napalunok siya. Po, umalis na po siya? Bakit naman po? Curious na tanong niya dito. Di ko rin alam eh. Sabi niya ay kailangan niya daw umuwi sa kanila dahil may problema daw sa family nila. Sambit ito sa kanya. Napayoko naman si Claudine. Nagpaalam siya sa mga kasama pero sa akin hindi. Napakuyom siya dahil sa pagka-badtrip. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo, ma'am? Tanong ni kuyang driver. Po? Ha? Hindi po. At saka bakit naman po siya magpapaalam sa akin eh? Pasahero lang naman po ako. Naiilang na sagot niya dito. Natawa tuloy ang lalaki. Nako ma'am, kung hindi mo lang alam kung gaano kabaliw ang lalaking yun sa'yo. Nakakapagtaka nga eh, na di siya nakapagpaalam sa'yo. Natigilan si Claudine dahil dito. Akala niya rin iyon. Kaya hindi niya rin maintindihan kung bakit nawala lang ito na parang bula at walang paramdam sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas ay talagang nagtanim na ng galit ang dalaga sa lalaki. Pwisit siya. Huwag lang talaga siya magpapakita sa akin dahil makikita niya talaga ang katapusan niya. Sambit niya sa sarili tsaka banas na itinulak ang kanyang cart. Nasa grocery kasi siya at namimili.
Pagkatapos niyang makita ang isang tricycle na nakaparada sa terminal, ay agad na rin siyang sumakay sa loob. "San tayo, ma'am?" Tanong ng driver na mukhang kakarating lang din at sumakay sa trike. "Sa terminal po, kuya." Ilang minuto lamang ay nakarating na rin siya sa harap ng bahay. Bumaba na rin siya. "Bayad po, kuya, oh." "Nako, ma'am, ganda. Libre ka na. Wag na. Libre na yon." Sagot ng lalaki sa kanya. Hindi naman siya tumingin sa mukha nito at agad na siyang lumabas. Ngunit natigilan siya nang mapagtanto ang isang bagay. Agad siyang napatingin dito at nanlaki ang mga mata na tumingin kay Tonyo. "Surprise?" Nakangiting bati nito sa kanya. Nakaayos ito ng suot na white shirt at pants. Ang akala ni Tonyo ay lalapit ito sa kanya. Ngunit matalim lamang itong nakatingin sa kanya. Si Claudine. I'm sorry, okay? I didn't mean to. May nangyari lang talaga sa family ko, kaya... Nauutal na sambit ni Tonyo habang papalapit ang babae sa kanya. Agad siyang napapikit ng akmang ihahampas sa kanya ng babae ang hawak nitong bag. "Wait, let me explain!" Hinihintay niya ang paglapat ng bag nito sa kanya. Ngunit nagulat siya nang maramdaman ang kamay nito na humahawak sa laylayan ng kanyang damit. Agad siyang napatingin dito nang marinig ang mahinang boses nito na animoy nagpipigil lamang ng iyak. "San ka ba galing? Bakit hindi ka man lang nagpapaalam?" Naiiyak na tanong nito sa kanya. I'm sorry, Claudine. Napahinto siya sa pagsasalita nang humarap ito sa kanya na kagat labi at nagpipigil ng iyak. "I'm sorry, Claudine. I just don't want to see you sad kapag nagpaalam ako sa'yo na aalis ako." Sambit ni Tonyo. "Puisit ka? Anong tingin mo sa akin? Mamimiss kita? Mamimiss ko ang pangit mong mukha?" Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito at banas siyang pinaghahampas ng bag. Aray! Teka lang, Claudine! Hindi yun ang puisit ka? Akala mo mamimiss kita, ha? Kung akala mo na mamimiss kita, bakit ka pa umalis? Pahina ng pahina na tanong ng babae, tsaka tuluyan ng naiyak. "Claudine," tawag niya sa pangalan nito. Wala nang salita ang lumabas sa kanyang bibig, kaya lumapit siya dito at niyakap ang dalaga. Hindi rin naman nag-resist si Claudine at hinayaan lamang siya. "I'm sorry. I didn't mean to. I have so much things I want to say to you, but I'm happy that you missed me, Ma'am Ganda." Nakangiti at kontento si Tonyo nang sabihin ang bagay na iyon. Dahil nga dito ay hindi siya pinakawala ni Claudine at pinagkwento siya nito. Taimtim na nakikinig si Claudine sa kanyang mga sinasabi habang si Tonyo naman ay ikinuwento nito ang history ng buhay niya at ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. "Ibig sabihin, ikaw na ang next heir sa kumpanya niyo?" Tanong ni Claudine dito. "It should be my brother Andre. But he was in the hospital right now because of his terminal illness." Sagot niya dito habang nakatingin lang sa sahig. "At kaya ka naglayas dahil hindi talaga sa'yo ibibigay ng ama mo ang kumpanya? Tama ba?" Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. "Yes, but I just want to..." "How immature are you? I can't believe you, Tonyo. Dahil lang doon ay nagrebelde ka na?" Hindi makapaniwala na tanong ng dalaga sa kanya. Naestatwa naman ang lalaki dahil hindi inaasahan ang bagay na yon. "Rebelde?" Tanong niya sa sarili. "Di naman ako nagre-rebelde. I just want to prove myself to Dad na I can do good as well. Na hindi ko kailangan ng kumpanya niya para..." "It's the same! Parehas lang yung Tonyo. Bakit mo papatunayan sa sarili mo? Sabi mo rin naman na mas magaling talaga si Andre kasi sa'yo. E puro party lang naman ang alam mo. E baka nga, pabigat ka lang sa family niyo eh." Hindi niya magawang makasagot sa babae dahil totoo naman ang sinasabi nito. "Kaya nga nagbago na ako eh. I'm learning how to handle our company para kapag humarap ako sa'yo." "Oh, ano naman? Haharap ka sa akin na ano? Hindi na immature? Eh parang ka pa rin bata eh." Putol sa kanya ni Claudine. "I'm sorry." Sambit na lamang niya. Laglag balikat naman na napaupo si Claudine sa upuan. "So, iyon lang ba? Wala ka na bang ibang gustong sabihin?" Tanong nito sa kanya. Actually, meron pang isa." Napa-cross arm ang dalaga tsaka napataas ang kilay. "Isa pa? Eh ano naman yan?" Tanong nito sa kanya. Ako talaga yung lalaki na nagligtas sa'yo nung gabing yon. Yung nakaitim na damit at sombrero. That was the night when
I learned what happened to my brother. Sambit nito sa kanya. Unti-unting namula ang mukha ni Claudine. You mean, ikaw din ang lalaking ikinuwento ko sa'yo kinabukasan? Hindi makapaniwala na tanong nito. Napatango siya. Mas lalong nahiya si Claudine. Walang hiya ka? Bakit hindi mo sinabi? Ibinida ko pa naman sa'yo yon nung nakasakay ako sa tricycle mo. Aray, Claudine! Sambit ng lalaki habang panay ang hampas ng babae sa kanya. Pwisit ka kasi! Patuloy pa rin sa paghampas sa kanya ang babae nang masalon nito ang dalawa niyang braso. Bakit hindi mo sinab... Hindi na natapos ni Claudine ang sasabihin nang biglang nagtagpo ang kanilang paningin ng lalaki. Kasalukuyang nakaupo ang lalaki sa upuan habang nakatayo ang dalaga sa kanyang harapan. Sobrang lapit lamang nila sa isa't isa at tila ba'y may sariling isipan ang kanilang mga mata at nangungusap ang mga ito. Napalunok si Claudine nang mapansin ang tingin ni Tonyo sa kanyang labi. Can I kiss you? Mahinang tanong ni Tonyo ngunit hindi na sumagot pa ang dalaga nang unti-unti nang naglapat ang kanilang mga labi. Wala na silang pakaalam sa kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Para bang nahipnotismo sila at hindi na nila nagawa pang pigilan ang sarili. Aaminin ni Claudine na namiss niya ang lalaki at mahal niya rin ito. Ilang buwan naman na nanligaw si Tonyo sa kanya bago niya ito sinagot. Ma'am Claudine, Ma'am Claudine! May tao po sa faculty niyo! Hinahanap po kayo eh! Sambit ng isang bata na hingal na hingal. Napakunot noon naman siya dito. Ha? Wala naman tayong visitor ngayon ah. Takanyang tanong sa sarili at agad na pumasok sa faculty. Ngunit napakunot ang noon niya dahil wala naman siyang nakita doon. Ha? Loko talaga mga batang yon? Niloloko na naman ako. Sagot niya tsaka napailing at naglakad palabas. Ngunit pagkalabas na pagkalabas niya ay nakita niya agad si Tonyo na nasa kanyang harapan. May hawak itong bulaklak habang may ilang tao na nakatingin sa kanila. Tonyo, anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya. Sa halip na sumagot ay napangiti lang ang lalaki at kasabay ng paglakad nito ay pagtugtog ng romantikong musika. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang nangyayari. Ma'am ganda, my girlfriend, my forever. Banggit ni Tonyo tsaka hinawakan ang kanyang kamay. You don't know how much I love you. I might be happy, but happy is not enough to describe how crazy I am to you. And I don't want to lose that smile and happiness ever again. So please, I hope you will grant me one wish, Claudine. Sambit nito nang maabot niya ang bulaklak. Wish? Ano bang meron, Tonyo? Bakit ka... Natigilan na lamang siya nang unti-unti na itong lumuhod sa kanyang harapan kasabay ng pagtili ng mga tao sa paligid. Claudine, I wish you can be the mother of my children and be my partner forever. Will you marry me? Tanong nito sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Claudine ang sarili at masayang napatango dito. Sino ba naman ang hindi na naisin na mahalin at mapangasawa ang tulad ni Tonyo? Ito ang ideal man para kay Claudine. Hindi rin nagtagal ay naiplano na rin nila ang kanilang kasal. Walang mapaglagyan ng tuwa ni Tonyo habang pinapanood ang fiancé na naglalakad palapit sa altar. Yes, Father. Sagot ni Claudine sa tanong ni Father habang nakangiti na nakatingin sa kanya. Ito na ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Maliban kasi sa pagiging CEO ng kanilang kumpanya, ay isa na rin siyang asawa at ama sa kanilang dalawang kambal na anak. Wakas. Magandang araw po sa inyo! Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shoutout sa ating mga avid listeners kagaya ni na Angeline Santos from San Rafael, Bulacan, Yeng Rizare from Muntinlupa City, Jenny Orbegoso from Bacolod City, Lori Villanueva from Hong Kong, Daisy Ferrer from Tanza, Cavite, at hello din to Paul Quebral from Pasig City, Nessie Hiratsuka from Japan, at Michelle Bistis from Hong Kong. Hanggang sa muli po, ingat!